3 months old pure shamu, napakatangkad, napakalaki. Pero yung bibili natin ay 4 months old na. Mas matanda. Napakatangkad. Hello mga ka-province life, ngayon nga ay bumili tayo ng shamu, napakalaki, napakaganda. 4 months old pa lang, mamaya ay makikita natin kung ilan nga ba yung kilo niya dahil napakalaki, napakabigat. Nandito tayo ngayon sa Barangay Hinalaan at bumiyahe pa tayo ng 24 kilometers para lang po mabili yung manok na shamu. At tara, samahan nyo kami sa pagbili. Itong tatay sa maklon ko, dito sa taas, sa inyo? Ah, dito sa banal. Dako to. Dako? Dako pa dira, oh? Apat na kao nga. Dimasok ko rin siya. Aral lagi ni dire. Tigulang na, no? Yeah, ini siya. Oo. Ipangaya, binatamakulang niya. Ah. Yun nga, napakaganda yung area nila. May ilog doon. May ilog. At pre-range lang yung mga manok nila. Yun na po yung shamu. Hinuhuli na po nila. Napaganda lang dito yung area nila ay free range. Mamaya ay makikita natin yung binili natin. Yung tatay niya daw ay nasa 5.5 kg or 5 to 6 kg yung tatay niya. Yan na sila. 3 months old na siya mo. Napakalaki. Pero hindi ito yung bibili natin. Huhulin pa natin. Dali lang pwede siya takpon. Bakit? Kaya nyo lang ako kapon mo ba? Dali lang pwede siya takpon. Bakit sa iya? Bakit siya ako? Mukhang mahirapan silang hulihin. Siguro kailangan na talaga nating habulin to. Habulin natin hanggang sa mapagod na lang. Let's go! Ngayon ay hinuhuli natin yung manok. Tara, let's go! Let's go! Nadakpan. Ah, bakit ang bigat? Ang bigat. Mga 3 kilo. Ito nga yung nanay ng ating nabili na manok, napakaganda. Black shamu at singkit na singkit yung mata niya, napakaganda ng mata niya at saka pearl eye talaga na singkit. At yun nga, yung mukha talaga ng shamu na may mga bukol sa mukha ay ganun talaga yung itsura niya, napakasingkit pa talaga. Yun nga mga ka-province life, nakauwi na tayo, ngayon ay tanghali na. Napakalaki nitong bago nating manok. Ito yung nabili natin na shamu.
At mamaya ay titimbangin natin. Napakalaki niya, napakalaki niya. Kung natatandaan niyo yung, 'di ba, may manok tayo na ano, yung giant na nagkasakit ng ano 'yun? Meniere's disease, yung giant natin. Na sisiguro kong mas matangkad ito. Mas matangkad pa 'to. Pero mas mabigat lang 'yun kasi nga yung kilo noon ay sobra apat at ito ay malalaman natin mamaya kung gaano na to ka bigat, kung gaano na to kalaki. Ito ay ano pa lang, magpa 5 months old, 4 months pa lang. Yun nga lang, problema ay laging nakikipag-away daw. Kasi nga, ganun talaga yung shamo, talagang fighter talaga sila. Kaya nakalbo dito niya kasi nakikipag-away daw palagi. Hindi naman daw siya matakbo, kaya yun, nagkaganito yung ano niya, ulo niya. Pero tutubo rin yung buhok niya. Napakatangkad, napakaganda. Bumibili tayo ng shamo hindi para i-ano natin, pang panabong o yung ano yung tawag na yun. Yung sa bilog, pinapaaway ng pauwak. Pauwakan kung dito pa sa amin sa Mindanao. Hindi ganun. Bumili tayo ng pure shamo para... i-ano natin, i-breeding natin sa mga... native natin pang upgrade. Ngayon ay titimbangin na natin. Ngayon nga ay titimbangin na natin dito sa ating timbangan kung ilang kilo na ba itong bago nating manok. Two point seven, 4 months old na shamo. Napakabigat, napakalaki. Yun nga, tumitimbang ng 2.7, 4 months old pa lang. Kaya ganito yung itsura niya, hindi pa napuporma kasi nga bata pa lang. Pag naporma na yung katawan nito at nagkaedad ito ng 8 months or 9 months, doon muna makikita yung pagka-shamo niya na talaga pag naporma na yung katawan niya. Itong manok na to ay nabili pa natin sa ibang bayan at sa Kalamansig, sa bayan ng Kalamansig, Barangay Hinalaan, Sultan Kudarat, at bumiyahe pa tayo ng 24 kilometers para mabili itong manok na to dahil nga nung nakaraang mga araw ay nadaanan natin to at natanong natin yung may-ari kung bibinta niya ba, at yun nga, bininta niya nga at nabili natin to sa halagang 2,000 pesos. At nabili natin to sa halagang 2,000 pesos dahil nga talagang pure shamo at marami na siyang, maraming bumibili sa kanya dahil nung bumili tayo dun ay meron ding bumili sa kanya ng dalawa. Kaso mga sisiw yung binili nila, pero binigay niya ng, magkano yung binigay niya? 1,200 yung dalawang sisiw yung binigay niya, at ito sa atin ay 2,000 pesos. Yun nga, sa pag-aalaga ng shamo ay hindi pa ganun ka-sulit yung mga alaga natin kasi nga lalaki pa lang yung inaalagaan natin. Kaya tayo nag-aalaga ng shamo na lalaki ay parang pang crossbreed lang natin sa mga ano natin, pang upgrade natin sa mga native chicken natin. Pero sa susunod siguro ay mag-breed na rin tayo ng ano, yung pure talaga, pure na lalaki at pure na babae. At marami naman tayong mapagkukunan ng babae, pero yun nga, dahil nga ang inuna natin ay yung lalaki para pang upgrade, sa susunod siguro ay pure talaga na shamo yung mga ibibreed na natin para mas dumami yung mga shamo natin. Dahil marami din naman tayong shamo na kakilala na nag-aalaga dito. Yun nga lang, medyo mahal. Kaya yun nga, marami din naman ang shamo dito. Kaso nga lang may kamahalan, kaya hindi tayo magaanong makabili. Sa susunod na lang tayo magparami. At saka yun, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Rems TV Official. Kaibigan natin yan na ka-province life natin. At saka kay Box Ayan ng Jimmy Cavite, shoutout ulit sa iyo. At saka kay, yun nga, shoutout nga pala kay Anthony Dahay or Anthony DJ or Anthony Dahay, shoutout sa iyo, ka-province life. Yun nga mga ka-province life, parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.